Mainit na balita ngayong tanghali. First Lady Lisa Marcos inamin na may sama ng loob kay Vice President Sara Duterte. Luzon at Visayas grid muling isa sa ilalim sa red at yellow alert ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Dalawa pang Pilipino sugatan bunsod ng matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Mahigit 52 degrees Celsius na heat index posibleng maramdaman sa ilang lugar sa bansa ayon sa PAGASA. Ilang eskwelahan sa Tuguegarao City itinanggi ang umunay pagdagsa ng Chinese students sa Cagayan. At higit 200 kadete magtatapos sa Philippine Military Academy ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 19, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Opisyal nang inilunsad ngayong araw ang unang bahagi ng National Fiber Backbone Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan nito, inaasahang magiging mas mainam ang information and communications technology infrastructure at internet connectivity sa bansa. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba itong National Fiber Backbone Project ng DICT? Ella, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung paglulunsad ng unang bahagi nitong National Fiber Backbone Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Pasay City, umaga ng Biyernes, April 19. Layo ng inisyatibo na makapagtatag ang pamahalaan ng sariling connectivity infrastructure para sa national at local government units. Mahalagang bahagi ng National Broadband Program ng DICT, ang National Fiber Backbone upang maging mas mainam ang information and communication technology infrastructure at internet connectivity sa bansa. Sa ilalim nito, i-activate ang dark fiber o unused fiber optic cables ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, activated na yung 26 nodes ng first phase ng project. Mula Lawag, Ilocos Norte hanggang Roses, Quezon City, ang phase 1 ng project at nasa 1,245 kilometers ang lawak ng fiber optic cable network. Sa kabuuan, 6 ang phases o bahagi ng National Fiber Backbone Project ng DICT at target na matapos ang lahat ng ito sa taong 2026. Idinetalye naman ni PBBM ang magiging bentahe ng first phase ng National Fiber Backbone Project sa mga kababayan. It will also have an initial 600 Gbps optical spectrum capacity to serve the needs of the government and communities along the way. It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon, 2 national government data centers, and 4 BCDA ecozones. Furthermore, it will empower 346 national and local government offices connected to GovNet, boosting their overall operational efficiency and generating more than 145 million pesos in potential savings annually. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Muling isa sa ilalim ngayong araw sa red at yellow alert ang Luzon grid, bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magsisimula ng red alert sa Luzon grid ng alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, yellow alert naman ang ipapatupad mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Gayun din mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. 19 na mga planta sa Luzon grid ang nagpatupad ng force outages ngayong araw, abang 3 ang gumagana sa derated o mas mababang capacity. Samantala, isa sa ilalim rin sa yellow alert ang Visayas grid mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon.
at mauulit ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. 15 planta sa Visayas ang nagpatupad ng shutdown habang 10 ang gumagana sa mas mababang capacity. Binabantayan ng PAGASA ang high pressure system na siyang dahilan ng mas mainit na panahon sa bansa. Kaugnay nito ay nananatiling mataas ang heat index sa ilang lugar sa bansa gaya sa Dagupan, Pangasinan at Aborlan, Palawan. Naayon sa PAGASA, maaaring makapagtala ng extreme danger level na heat index sa mga susunod na araw. Narito ang report ni Jed Naresina. Ramdam na ang mas mainit na panahon ngayon kumpara noong mga nakaraang araw. Paliwanag ng Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA na si Ana Lisa Solis, bukod sa talagang panahon ngayon ng tag-init, sumabay na rin ang epekto ng El Nino. Early as bagong pumasok itong warm and dry season months natin, sinabi ng DOST PAGASA that this could be one of the warmest warm and dry season months natin. Yung sinasabi nating mainit na tag-init, so ito po yung ating nararanasan dahil na rin po dun sa ating ongoing El Nino. Dagdag pa dito ang high pressure system na binabantayan din ng PAGASA na siyang dahilan ng mas mainit na panahon. So sa ngayon, ang nananatili po yung tinatawag na ridge of high pressure area. So meaning, ito pong mga lugar na ito na posibleng maapektuhan ay ang ating kabuuan ng ating bansa na sobrang init po. Asahan po natin, malaki ang porsyento ng araw na kung titingala tayo sa sky, napaka-blue ng ating kaulapan sa ngayon. Ang high pressure ay nagdudulot ng mababang tsansa ng pag-ulan, kaya inaasahang mas tataas pa ang heat index na maoobserbahan sa iba't ibang lugar sa bansa. Pag high pressure system, ang naidadala niya, may high pressure dito, ang nadadala niya sa Pilipinas, lower rainfall, probability ng rainfall, at mas mataas na temperature. Basically, parang fair weather siya at mas mainit. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw, kapag magpe-persist po yung high pressure system, mas patuloy po po na iinit at tataas yung heat index measurements na maobserbahan natin sa Pilipinas. Kahapon nga ay nadagdagan ang lugar na nakapagtala ng heat index na umabot sa danger level. Actually, kung i-compare natin, yesterday, 15 stations yung nasa danger category natin. But today, ay nasa 17. So, nadagdagan na yung mga locations natin sa Pilipinas na nasa danger category ng heat index, which is from 42 to 51 degrees Celsius na heat index. Nakikita naman ng PAGASA ang posibleng patuloy na pagtaas ng heat index hanggang sa buwan ng Mayo. Inaasahan itong maitala sa parte ng Cagayan Valley area, Isabela, Ilocos Region, maging sa Metro Manila at karatig na mga probinsya ng Batangas at Cavite. Dagdag pa rito ay ang posibilidad na makapagtala pa ng extreme danger level na heat index sa mga susunod na araw. Patuloy naman ang koordinasyon ng PAGASA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno maging sa lokal na pamahalaan. Patuloy tayong sa PAGASA na patuloy tayong mag-i-issue ng heat index information, pero yung suspension ng classes ay still nasa school heads. So meron naman pong mga ongoing efforts at pakikipag-ugnayan. So yung mga guidance po na ibinibigay ng PAGASA para po at least maibsan itong mga tinatawag na mataas na alinsang, ano, mainit na temperatura yung sa ating mga estudyante. So may mga ginagawa pong hakbang yung ating DepEd at saka local government units para po at least maibsan or mabawasan po yung discomfort natin ng ating mga estudyante. So yung pong mga ginagawa nila ay kaakibat po dun sa guidance na ipinoprovide ng PAGASA. Base na rin sa obserbasyon ng PAGASA, ay umiinit na rin ang nararamdaman tuwing gabi, dala na rin anila ng epekto ng climate change. Based po sa observation natin sa PAGASA at saka sa ating mga analysis in terms of climate change, malaki po yung factor na yung contribution ng climate change. At isa po dito ay yung naobserbahan natin na mas pagtaas ng temperature during night time. Paliwanag pa ni Manalo na mas mataas na ang pagtaas ng temperatura sa gabi kumpara sa pagtaas na itatala tuwing umaga. Patuloy ang paalala ng PAGASA na uminom ng maraming tubig nang makaiwas sa dehydration at iwasang magtagal sa ilalim ng init ng araw kung hindi naman kailangan upang makaiwas sa sakit na dulot ng patuloy na umiinit na panahon. Jed Naresina, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sendigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang lugar sa Pilipinas ang maaring makaranas ng Extreme Danger Heat Index ayon sa Weather Bureau ng bansa. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, maaaring umabot sa 52 degrees Celsius sa ilang lugar dahil na rin sa El Nino. Dagdag pa rin niya, maaari ring itong magdulot ng pag-ulan dahil sa thunderstorms. Sinabi rin ng opisyal na karamihan ng mga lugar na nakapagtala ng mataas na heat index ay mga lugar na malapit sa coastal areas. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng langis ang mga oil companies sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, posibleng bumaba ng 60 hanggang 85 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Rollback din ang inaasahan sa presyo ng kerosene na maaaring umabot sa 60 hanggang 85 centavos per liter. Habang posible namang magkaroon ng dagdag sa presyo ng gasolina na aabot sa 40 hanggang 60 centavos. Ang nagbabadyang dagdag bawas sa presyo ng langis ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa international market. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa April 23. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag munang hulihin, tikitan at i-impound ang mga e-bike at e-trike na dumadaan sa National Road. Ayon sa Pangulo, bibigyan pa sila ng isang buwan na grace period para ipaalam ang batas na ipinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Apat na araw pa lamang na ipatutupad ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bikes na dumaan sa national roads, ngunit ipinag-utos kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na bigyan pa ng palugit ang mga ito bago hulihin at pagmultahin. Ayon sa Pangulo, kailangan pang mabigyan ng sapat na panahon para ipaalam sa publiko ang ipinatutupad na ban, kaya isang buwan pang magkakaroon ng grace period bago ituloy ang panghuhuli. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce na napaka-stricto dun sa mga electric vehicles sa National Road, napapanood ko sila sa news, nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005 na rin, laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Sa opisyal na pahayag ng Pangulo, sinabi nito na sakop ng grace period ang hindi pag-i-issue ng ticket, pagpapataw ng multa, at pag-i-impound ng mga e-trike. Sinabi pa nito na kung paparahin man ang mga e-trike ay dapat ituro lamang sa kanila ang mga kalsada na pwede nilang daanan. Sa naunang pahayag ng hepe ng MMDA Strike Force na nanghuhuli sa violators, sinabing sapat na ang ilang buwan na information drive para malaman ng publiko ang pagbabawal sa mga e-bike at e-trike na dumaan sa national roads. Yung iba po dyan, sinasabi nga po nila, hindi nila alam. But despite that, we've been talking about this for how many months already. The guideline has been out on social media and even on mainstream media. So it's their responsibility na alamin po ito. Noong Miyerkules, nagsimulang manghuli ang MMDA ng mga e-bike at e-trike na dumadaan sa national roads. Ang ibang nahuli dinala na sa impounding area ng MMDA sa Tumana, Marikina. Isa dito ang e-trike na ginawang pangpasada ng asawa ni Flora Alberto. Nahuli ang kanyang mister sa Parañaque City matapos dumaan sa major road ng maghatid ng pasahero. Problema daw anila ang kanilang pangtubos dahil sa kakapusan ng budget. At kahit matubos nila ang e-trike, dagdag problema din ang pagdadala nito sa Parañaque City mula sa Marikina dahil hindi nila ito mapapatakbo ng malayo at gagastos naman kung isasakay sa ibang sasakyan. Inungtang ako, nanghiram lang ako. Sabi ko, bala na makiusap na lang kami kung magkano ang ano. Sabi ko, pag makaano siya, gulugulugan na lang, magtabaw na lang siya ng construction, huwag na siya mag-ibay. Babalik na lang namin yan sa may-ari.
Si Ali naman, e-bike ang na-impound mula sa kanya. Dumaan-anya siya sa Marcos Highway para mag-U-turn pauwi sa kanilang lugar sa San Mateo, Rizal. Hindi niya alam na bawal na sila sa National Road. 1,500 pesos ang ipinataw na multa sa kanya. Imbis na pambibili na sana ng gatas ng anak ko, nauwi pa sa pangtawas pa. Imbis na panggamit na namin sa bili namin sa araw-araw. Ngayong araw, nagtakda ang MMDA ng press conference para talakayin ang kautusan ng Pangulo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na maibalik ang mga e-bike at e-trike na na-impound mula sa dalawang araw na pagpapatupad ng ban. Ayon sa MMDA, may mga ipatutupad silang istriktong regulasyon kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, gaano ba karaming e-bike at e-trike ang na-impound sa dalawang araw na operasyon ng MMDA? Ella, doon nga sa dalawang araw na naging operasyon ng MMDA, umabot sa halos 300 na mga e-bike, e-trike, kasama na rin yung pedicab, tricycle at kuliglig, yung nahuli na mga dumaan sa National Road. 69 sa mga ito yung na-impound ng MMDA. At ayon nga sa ahensya, sa katatapos lang na press conference, pag-aaralan pa nila kung pwedeng ibalik sa mga driver ang kanilang sasakyan na hindi natutubusin. Kailangan lang matukoy kung alin ang mga e-bike at e-trike na nahuli dahil dumaan sa National Road. Pero yung mga ginagamit na pangpasada at wala namang prangkisa ay iba ang magiging desisyon ng MMDA. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, nais din nilang gawing retroactive ang kautusan ng Pangulo o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag muna manghuli, mag-issue ng ticket at mag-impound ng mga e-bike at e-trike. Samantala, bagamat sinabi ng Pangulo na mabigat ang 2,500 pesos na multa, wala naman anilang plano ang MMDA na ibaba ito dahil hindi naman ipinag-utos ng Pangulo. Sa May 18 naman, ipatutupad ng istrikto ang ban sa mga e-bike at e-trike. Sa loob ng isang buwan, magsasagawa ang MMDA ng information drive para ituro ang mga alternatibong ruta kung hindi dadaan sa National Road ang mga e-bike at e-trike users. Nilinaw naman ng ahensya na kahit may direktiba ang Pangulo, hindi ito nangangahulugan na pwede na silang dumaan sa National Road. Bawal pa rin ang mga e-bike at e-trike. Hindi lang sila huhulihin at pagmumultahin. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa'yo, Ella. JP, linawin lang natin dahil kailangan na nilang kunin yung e-bike at e-trike. Meron bang assistance ang MMDA para maibalik na lang mismo yung e-bike at e-trike doon sa may-ari? Kasi kung hindi, sila ang kukuha, dadaan na naman sila sa mga national roads. Hindi na sabi kanina ng MMDA kung magkakaroon ng ganong assistance. Ang sinabi lang sa ngayon, Ella, pinag-aaralan na kung pwedeng maibalik. Kasi nga, na-issue na rin yung mga ticket sa kanila at napagmulta na din doon sa kanilang naging paglabag. Pero yung doon sa assistance nga, Ella, doon sa mga na-interview kasi natin kahapon, yun nga yung isa doon sa mga problema dahil kapag kagaya nung nahuli sa Parañaque City, hindi rin nila madadala pagkagaling sa Marikina. Ella? Alright, maraming salamat, JP Nunez. May handog na libreng sakay bukas April 20 ang MRT3 para sa lahat ng single parent bilang pagdiriwang ng Solo Parents Day. Ipatutupad ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kinakailangan lamang na magpakita ng valid Solo Parent ID sa station personnel upang ma-avail ang libreng sakay. Naghihintay pa ng formal complaint ang House Committee on Ethics laban kay Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez sa hiling nito sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta sa Pangulo.
Ayon kay Committee Chairperson Felimon S. Pares, kailangan munang may maghain ng formal na reklamo bago sila makapaglunsad ng investigasyon. Sinabi pa niya na wala rin siyang hawak na basehan o dokumento sa ngayon, kundi ang mga naging pahayag lamang ng mambabatas sa pagtitipon sa Davao City noong weekend. Inamin ni First Lady Lisa Marcos na hindi maganda ang relasyon nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam sa Unang Ginang, sinabi nito na nasaktan siya nang tumawa umano ang Vice Presidente ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Presidente. Ayon kay First Lady Lisa, sumama ang loob niya dahil alam niyang gagawin ng kanyang asawa ang lahat para protektahan si VP Sara. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Wala bang reaksyon ang Vice Presidente sa isyung ito? Kapwa nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas at New Zealand sa South China Sea at Taiwan Strait. Batay ito sa joint statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Nasa official visit sa Pilipinas ang New Zealand Prime Minister mula April 18 hanggang 19. Bunsod nito, nagkasundo naman ang dalawang leader na paiigtingin ang defense cooperation. Kinikilala ng dalawa ang kahalagahan na mapanatili ang kapayapaan at stability sa Taiwan Strait. The Philippines welcomes New Zealand's continued commitment to advocate for the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including through the United Nations Convention on the Law of the Sea. Your support, Mr. Prime Minister, and that of the New Zealand government strengthens the overarching principles on which our continued march to prosperity and regional security are anchored. Sa 2026, inaasahang iaangat ng dalawang bansa ang ugnayan patungo sa isang comprehensive partnership. Nag-commit din ang Pilipinas at New Zealand na tapusin na ang Status of Visiting Forces Agreement at lagdaan ang isang Mutual Logistics Supporting Agreement. Nanawagan ang ilang mambabata sa Commission on Higher Education o CHED na imbestigahan ang umano'y pagdami ng Chinese students sa Cagayan at umano'y diploma for sale. Pero depensa ng Embahada ng China sa Pilipinas, malisyoso lang ang pagsususpetsya sa pagdami ng mga estudyanteng Chino sa bansa. Narito ang ulat ni Herlyn Delgado. Nababahalang ilang senador sa napaulat na pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Gayon din ang umano'y pagbili ng diploma na abot umano sa 2 milyong piso. Para kay Senator Francis Tolentino, dapat itong imbestigahan ng Commission on Higher Education o CHED at Bureau of Immigration kung bakit sa Cagayan piniling mag-aral ng maraming Chinese students. Sa dinami-dami ng lugar sa ating bansa, doon nila napiling mag-aral. No offense to Cagayan and Tuguegarao, but there are other centers of learning, but yun ang napili nila. Kasama din anya sa dapat imbestigahan kung konektado ito sa bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ng Estados Unidos sa Pilipinas. 2 sa 4 na dagdag na EDCA sites sa bansa ang nakabase sa Cagayan, sa Naval Base Camilo Osaya sa Santa Ana at Lalo Airport. At bukod sa Cagayan, dapat din anyang masilip kung may pagdami rin ng Chinese students sa ibang lugar na may EDCA sites. Kung ito ay halimbawang 4-year course at yung mga iba naman ay nag-enroll ng bago pa mag-declare ng EDCA site, eh baka iba ng iba yon. Kung yung influx, yung spike ng enrollment ay after declaration ng EDCA site at kung totoo yung diploma mill na sinasabi, so imbestigahan yan. We can speculate, but again, kailangan itong patunayan na maigi, makita natin yung proof nito. Kasi yung EDCA naman, rotational yun eh. Hindi naman permanent yun.
Si Senator Sherwin Gatchalian nanawagan din sa CHED na maimbestigahan ang issue. Anya, mababaliwala lang ang mga hakbang ng gobyerno para pagbutihin ang kalidad ng edukasyon sa bansa dahil sa paglaganap ng pagbebenta ng diploma. Naniniwala rin ang mambabatas na dapat patawan ng parusa ang mga kolehiyo at universidad na pinapayagan ang diploma for sale. Sa ngayon, pinaimbestigahan na sa Kamara ang issue habang nakatakda rin maghain ng resolusyon si Senate Deputy Minority Leader Rizzo Hontivero sa Senado para maimbestigahan kung nagkaroon ng paglabag sa proseso sa immigration at mabusisi ang umano'y pagdami ng Chinese nationals sa paligid ng EDCA sites. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag gayon ng Bureau of Immigration na maaring isubject sa Intel investigation ang mga dayuhan na may hawak na student visa dito sa Pilipinas. Ito ay kung magkakaroon sila ng anumang ilegal na aktibidad na ginagawa sa loob ng ating bansa. Sa ilalim ng batas, ang mga foreign national na mayroong student visa ay maaring isubject sa checking ng National Intelligence Coordinating Agency at National Bureau of Investigation sakaling mayroong ginagawa ang mga ito na banta sa Estado. Nilinaw naman ng Bureau of Immigration na nag-issue sila ng student visa sa mga foreign national na may endorsement mula sa mga lehitimong paaralan at ng Commission on Higher Education. Itinanggi ng ilang mga eskwelahan sa Tuguegarao City sa Cagayan ang sinasabing pagdagsa ng mga Chinese student na nag-aaral sa probinsya. Samantala, sa isang pahayag, sinabi naman ng Commission on Higher Education na karamihan sa mga Chinese students sa Cagayan ay naka-enroll sa mga pribadong eskwelahan doon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed na Resina live. Jed, ano ang paliwanag nitong mga eskwelahan sa Tuguegarao kaugnay sa issue ng Chinese students? Ela, itinanggi nga ng apat na paaralan sa Tuguegarao City ang umano'y pagdagsa ng mga Chinese students sa lalawigan. Sa joint statement nga, sinabi ng mga concerned colleges and university na mayroon lamang 486 na dayuhang estudyante sa St. Paul University Philippines o sa STUP sa Tuguegarao City. Salungat ito sa 4,600 na naiulat na naka-enroll na bilang ng mga mag-aaral na anila, hindi lang labis na labis, ngunit ganap na walang batayan. Dagdag rito, ang kasalukuyang foreign student enrollment sa STUP sa Tuguegarao ay 486 student or graduate student noong April 17, 2024 na binubuo anila ng iba't ibang nasyonalidad gaya ng Americans, Chinese, Indonesian, Japanese at Vietnamese. Ayon sa kanilang pahayag, ang pagpapatala ng mga dayuhang mag-aaral sa lalawigan ng Cagayan ay isang patunay ng pangako ng lalawigan sa pagkakaiba, pagkakaisa at paggalang sa karapatang pangtao. Sinabi naman ng Commission on Higher Education o CHED na walang Chinese students na naka-enroll sa mga lokal na pampublikong kolehiyo at universidad sa lalawigan ng Cagayan. Ngunit may significant o malaking bilang ng mga Chinese na estudyante ang naka-enroll sa STUP Tuguegarao City na tanging paaralan nga na may otoridad na tumanggap ng mga international na estudyante. Ayon sa CHED, wala pa silang natatanggap na reklamo sa paglabag nga ng St. Paul University Philippines sa Tuguegarao. Ngunit kung sakaling may isang pangarito ay sinabi ng CHED na ipapasa ito sa Interagency Committee para sa kaukulang aksyon. Sa aspeto naman ng seguridad, Ella, ipinauubayan na ng CHED ang usapin sa security agencies upang mag-imbestiga at magrekomenda ng mga naaangkop na aksyon. Ayan mo ng update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed na Resina. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkasawi ng tatlong overseas Filipino workers o OFWs sa UAE dahil sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates o UAE. Dalawang OFW ang namatay sa loob ng sasakyan matapos ma-suffocate dahil sa pagbaha, habang nahulog naman sa sinkhole ang sinasakyan ng ikatlong biktima sa kasagsagan ng pagbaha sa bansa. Tiniyak naman ang ahensya na nakahanda silang umasiste sa pamilya ng tatlong OFW.
Bukod sa tatlong overseas Filipino workers na nasawi sa malawakang pagbaha sa United Arab Emirates, mayroon pang naitalang dalawang sugatan na Pilipino bunsod ng nararanasang kalamidad doon. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kumusta na ang sitwasyon nitong mga Pilipinong sugatan sa pagbaha sa UAE? Doon sa tatlong nasawi na hulog sa sinkhole yung kanilang sinasakyan. Sa ngayon, yung lalaki na operahan na yung kanyang binti at nasa maayos ng kalagayan. Samantalang yung isang babae naman ay nasa ICU pa rin habang asa sa ilalim ito sa isang operasyon. Sa impormasyong nakuha ng Overseas Workers Welfare Administration, bumibiyahe ang tatlo at umiwas sa mga lugar na may baha sa Dubai nang mahulog sa sinkhole ang kanilang sinasakyan. Dahilan ng pagkamatay ng isang OFW at pagkasugat ng malubha ng dalawa pang Pilipino na kasama dito. Sa kabuuan, tatlo ang nasawi at dalawa ang sugatan na ating mga kababayang OFW sa UAE. Kabilang sa nasawi ang dalawang babae mula sa Sharjah dahil sa cardiac arrest. Nakausap na ng OWA ang mga pamilya ng mga nasawi at sugatang OFW dito sa Pilipinas. Sa ngayon, minamadali na ng pamahalaan sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng mga ito sa UAE para agarang pag-uwi ng mga nasawi nating mga kababayan. Sasagutin din ng pamahalaan ang gastusin ng mga nasawing OFW. Namamahagi na rin ang tulong gaya ng relief at financial assistance sa kasalukuyan ang OWA at DMW sa ating mga kababayan na apektado ng pagbaha. Ayon sa OWA, ang mga lugar na napuruhan ng pagbaha ay ang Dubai, Sharjah at Al Ain. At siya muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pinamamadali na ng Department of Justice ang deportation o extradition ng puganteng si Arnolfo Teves Jr. mula sa Timor-Leste. Kasunod ito na mga natanggap nilang ulat na sinuhulan umano ng anak ni Teves ang miyembro ng Criminal Investigation Police sa naturang bansa kapalit ng special treatment. Base sa report, binigyan umano ng nasa 114,000 pesos ng anak ng napatalsik na mambabatas ang PCIC member para sa security ng kanyang ama sa labas ng Becora Prison kung saan siya nakakulong habang naghihintay ng deportation. Bunsod nito, pinayuhan ni Justice Secretary Crispin Remulla si Teves na umuwi na upang harapin ang mga kaso dito. Sinabi rin nito na dapat tigilan na ng murder suspect ang pagtatago at pag-iwas sa batas. Sinalakay ng mga tauhan ng pulis ang nirerentahang bahay ng isang Canadian national sa Nasugbu, Batangas. Ang Canadian national ay iniuugnay sa nakumpiskang 1.4 tons ng shabu sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas noong Lunes. Mula sa Camp Crame, ang detalye alamin natin kay Lea Ilagan live. Lea, ano ang partisipasyon ng Canadian sa 9.6 billion na shabu na nakumpiska sa Alitagtag, Batangas? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi pinahayag sa media kung ano ang partikular na naging partisipasyon nitong Canadian National sa nakumpiskang illegal droga sa Alitagtag, Batangas. Ngayon man kahapon, Ella, ay kitirmadi ni PNP Chair Francisco Marville. Mayroong inabandonan dati sa nakumpu ang kanilang iniimbestigahan na pinaghihinalaang sinakyan nitong mga shabu na ito. Kasama din aniya sa iniimbestigahan ilang bahay sa lugar. Kaya naman kanina ang madaling araw, sinalakay ng mga una Drug Enforcement Unit ng Batangas Police ang rerentahang bahay ng isang Canadian national iniuugnay dyan sa nasa bat 9.6 billion na illegal na droga sa Alitagtag, Batangas. Sa ulat ng Police Regional Office 4A, isinagawa ang operasyon ng 1:20 ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw. Nagpain ang search para sa mga police para sa pagtabag
Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga case na tinutuluyan ng Canadian National na matagpuan ang Canadian National. Wala ding natagpo ang shabu sa sinalakay na bahay. Nauna nang sinabi ni Chief PNP na apang lugar ang kanilang iniimbestigahan sa bahay na 9.6 billion pesos na illegal na droga. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nasa baat ng Bureau of Customs, Ninoy Aquino International Airport, ang parcel na naglalaman ng tinatayang 32 kilograms ng shabu sa Pier Cargo Warehouse sa Pasay City. May estimated street value ito na mahigit 218 million pesos. Ang naturang shipment ay itiniklarang machinery muffler mula sa Zimbabwe. Natuklasan ito ng BOC nang idaan ang parcel sa X-ray screening at ng pag-amoy ng canine dog. At nang buksan ay nakita sa loob ng mga muffler na nakatago ang mga shabu. Sa pakikipag-ugnay ng BOC na IA sa PDEA at na IA Interagency Drug Interdiction Task Group, na aresto na ang consignee at inihahanda na ang kaso ng paglabag sa Customs Modernization Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nakatakdang magtapos ngayong araw ang nasa mahigit 200 kadete ng Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Ito ang Layagdiwa Class of 2024 na siyang ika-45 commencement exercise ng PNPA. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, sino ba ang nag-top ngayon sa PNPA? Magandang tanghali, Ella. Isang babaeng kadete na taga Lian, Batangas ang naging valedictorian ngayong ika-45 commencement exercise sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Siya ay si Police Cadet at ngayon ay Police Lieutenant Maria Camille Cabasi na papasok sa Philippine National Police. Sa kanyang pahayag, anya sa pagtitinda ng siopaw at pag-sideline sa photocopy center sa kanilang campus lamang siya kumukuha ng pangsustento sa kanyang pag-aaral. Kabilang siya sa nasa 223 cadets ng PNPA Layagdiwa Class of 2024 na nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Public Safety. Binubuo ito ng nasa 182 na lalaki at 41 naman ang babae, kung saan 199 rito ang papasok sa PNP at parehong 12 naman sa Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr., PNP Chief Romel Francisco Marville at iba pang mga opisyal ng pamahalaan ang PNPA graduation. Matatandaan na noong taong 2020 nang pumasok sa akademya ang mga kadete na bagamat panahon ng pandemya at pag-aalboroto ng Bulkan Taal ay hindi anila natinag ang adhikain ng mga kadete na pumasok sa PNPA upang makapaglingkod sa bayan. Mula sa 306 new cadets na sumailalim sa reception rights noong 2020 ay 223 na lamang ang natira ngayon. Ella, natapos na nga yung pahayag, yung speech ng Pangulo dito sa PNPA. At yan muna ang ating update mula rito sa Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Sugatan ng isang lalaki sa Irigaca, Marinas Sur matapos na mahagip ng tren ng Philippine National Railways ang sinasakyan nitong tricycle. Nagpapaalala naman ang pamunuan ng PNR sa lugar na ugaliing na maging alerto sa tuwing dadaan sa riles ng tren. Mula sa Pili, Camarines Sur, makibalita tayo kay Ryan Salatandol live. Ryan, kumusta na ang pasyente at bakit nangyari ang aksidente? Wala bang early warning device ang PNR dyan? Yes, Ella, magandang tanghali. Patuloy na nagpapagaling ngayon ang biktima doon sa nasabing pagka-insidente. At yung mga early warning device naman, Ella, yung ibang mga dinadaanan ng tren ay merong early warning device. Ngunit ang iba naman ay kumukuha sila, nag-hire sila ng tao para magbantay pag pagdadaan na ang tren sa oras ng pagdaan.
Nilasugatan ng isang lalaki matapos mahagip ng tren ng Philippine National Railways ang sinasakyan nitong tricycle sa barangay Santa Cruz sa bayan ng Iriga City sa Camarines Sur kahapon. Ayon sa mga nakasaksi, nagpilit umano ang biktima na makatawid sa rilis kahit papalapit na ang tren. Dito naan nila nahirapang makaalis ang sasakyan ng biktima kaya ito nahagip ng tren ng PNR. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Agad namang rumisponde ang mga otoridad upang matulungan ang tricycle driver. Paalala naman ng PNR na palaging maging alerto sa tuwing dadaan sa mga rilis ng tren at huwag nang magpilit tumawid pag nakita nitong palapit na. Naglalagay din ng mga tauhan ang pamunuan ng Philippine National Railways upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Ela, ngayon ay nasa mabuting lagay na ang biktima at patuloy na nagpapagaling sa mga sugat sa katawan sa natin na monito. Balik sa iyo, Ela. Alright, maraming salamat. Ryan Salatandol. Nasawi sa isang helicopter crash ang military chief ng Kenya na si General Francis Omondi Ogolia. Patay mismo ito kay Kenyan President William Ruto. Kasama ni Ogolia ang 11 pang military personnel, subalit 2 lamang ang nakaligtas sa pagbagsak ng chopper. Kasunod ng insidente, agad na nagpatawag ng Security Council meeting ang Kenyan Chief Executive. Iniimbestigahan naman ng Kenyan Air Force ang sanhi ng chopper crash. Ipinangako ng mga opisyal ng Copenhagen na itatayong muli ang makasaysayang gusali ng stock exchange matapos masunog. Nire-renovate ang 400-year-old building nang sumiklab ang apoy araw ng Martes, April 16. Pagtitiyak ng Danish Chamber of Commerce, itatatag muli ang stock exchange building. Batay sa bag-opisyal, halos kalahati ng gusali ang napinsala ng sunog. Hindi pa tukoy ang dahilan nito. Inasuhan na ng isang terrorism offense ang isang 16 na taong gulang na lalaki dahil sa pananaksak sa isang Assyrian Church Bishop sa Sydney, Australia habang nasa isang church service. Kasalukuyang nasa ospital ang lalaki dahil sa mga sugat nito at binabantayan ng pulisya. Kung makukonvict, haharap ito sa maximum penalty na habang buhay na pagkakabilanggo. Iniimbestigahan din ng Australian Police ang nangyaring riot sa labas ng simbahan kasunod ng knife attack sa bishop. Wagi ang COMELEC Suffragettes kontra Judiciary Justice Servers sa 3 straight sets sa preliminary round. Panalo naman ang PNP Lady Patrollers sa 3 magkakasunod na set laban sa DFA Emissaries. Back-to-back win naman ang BFP Lady Firefighters sa preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2. Narito ang report ni Harry Ilagan. Nakuha ng COMELEC Suffragettes ang panalo kontra Judiciary Justice Servers sa 3 straight sets sa pagpapatuloy ng preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena kahapon. Nabiling best player of the game si Judith Abil na bumomba ng 14 attacks, 1 block at 8 service aces. Kaya naman nasa first spot na ito na may 4 na panalo at 1 talo. Nagtapos naman ang laro sa score na 25-19, 25-15, 25-23. Nasa pang-6 na spot naman ang Judiciary na may 2 win at 4 losses. Nagsisimula tayo sa service receive. Kasi pag naka-service kami ng maayos sa kalaban, nakawala sila ng receive, chance mo rin dumadating sa amin. Kaya ayun, doon na pumapasok yung cycle, maganda yung atake namin, maganda yung atake ng team namin. Na nag-error sobrang nag-error kasi normal talaga yon.
nag-error. Pero ayun nga, maganda naman yung ginalaw ng team. Nakahabol pa rin kami. So ayun, maganda yung resulta na natin. Nawala yung receive eh, especially on the first set. And then on the last set, ito yung medyo mahirap i-adjust. No, yung on and off. So siguro yun yung ipapokus namin kung paano mag-sustain yung intensity, yung consistency. Receiving talaga. No? Hindi ko alam, medyo kung takot, ayaw gumalaw, yun yung mga kailangan ano namin na i-focus para mas tumibay yung namin, depensa. Kasi pag wala kaming depensa, wala eh. Wala talaga, hindi maka-atake yung mga spiker namin. Keep fighting. Yun eh, no? Tibay lang talaga ng loob. Kahit anong mangyari, mamatayan ka ng bola, ikaw. Yun yung aggressiveness. Kailangan aggressive ka lagi para makapuntos ka. Sa ikalawang game, wagi sa tatlong magkakasunod na set ang PNP Lady Patrollers laban sa DFA Emissaries sa score na 17-25, 17-25, 12-25. Kaya naman nasa top spot na ang Lady Patrollers. Best player of the game, si Cez Oliveros na bumomba ng 10 atake, isang block at isang service ace. Nasa ikawalong spot naman ang DFA Emissaries. Sabi ko sa mga player ko, tuloy lang natin kung anong sinimulan nating mga previous game namin. Yung in-ensayo natin, i-apply natin. Tuloy-tuloy lang kami sa pag-ensayo, tsaka tiwala lang sa isa't isa, makinig lang sa coaching staff para makuha namin nila ang kampeonato. Inaral naman namin yung galaw ng PNP. Mas maganda lang talaga yung ginalaw nila ngayon. Tsaka mas pino yung galaw nila. So naging wise sila sa depensa pati sa atake. Eh naglaps yung mga atake and receive namin. Kaya medyo kinapos. Sa third game, nakapagtala ng back-to-back win ang DFP Lady Firefighters laban sa Senate Lady Defenders sa score na 19-25, 26-24, 25-23, 25-20. Nasa ikalimang spot ang Lady Firefighters na may apat na panalo at isang talo, habang nasa pang-apat naman na pwesto ang Senate Lady Defenders. Sobrang saya. Kasi unang-una lagi ko na sinasabi sa kanila na hindi mawawala yung tiwala namin sa kanila. Kasi alam namin kapasidad nila eh. Talagang alam kong ang lakas ng potensyal ng team namin. So yun nga lang, talagang pinag-focus na namin yung mga pagkukulang namin ng mga nakaraang matches. Kaya ngayon, medyo nagbunga naman. Pero may mga rooms for improvement pa, di ba? Yes. So magpo-focus pa kami. Back to basic kami. Sinabihan namin yung team na dapat maging focus sila sa loob. Saka wag na wag mawala yung confidence ba, yung kumpiyansa na sa sarili. Sinabihan namin yung team na kailangan nila magtiwala talaga sa isa't isa. Actually, natutuwa ako sa pinakita naming performance. Sobrang laki nung improvement namin from the last time. Medyo, kinulang lang kami. Kasi, syempre, ang mabata nung kalaban namin, yung kami, parang hirap na hirap kaming maghabol. Pero, yun, meron nagkaroon kami ng konting miscommunication. Pero, na-resolve din naman yun after a while. So, yun lang siguro, improve pa namin yung endurance namin kasi doon talaga kami parang kinulang kami kasi nga hindi naman kami regularly naglalaro. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa darating na linggo, April 25, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang DFA Lady Servers versus AFP Lady Gunner sa first game, alas 2 ng tanghali. Susunod na naman ito na pag-aharap ng Comelec Sapra Jets at BFE Lady Firefighters, alas 2 ng hapon. Habang PNP Lady Patrollers at SSS Pensioners ang maglalaban sa Game 3, alas 4 ng hapon.
Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 2, Versikulo 24 hanggang 25, na nagsasabi, "Datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao, sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sinuman ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao." At yan ang mga balitang aming dinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!